Hi guys, so welcome back again to Tranquilo Pet TV. Okay, so mga ka-tranquilo, ang kasama natin ngayon araw na to is walang iba kung hindi ang ating dalawang female. Ayan, tada! So, ngayon, meron akong i-share sa inyo na way ko kung paano ko i-care yung ating mga alagang female hamster. So, itong dalawang to, itong female natin na to, so siya yung ginamit natin na female teddy bear hamster doon sa series ng yung properly breeding method, ito, so yung 5 series yon. So, hiniwalay ko na yung mga anak niya, yung limang anak niya sa kanya. So, parang ganun, may mga nagtatanong kasi, kailan daw pala pwedeng i-breed ulit yung female, yung mother hamster, sa para mag-anak uli siya ng panibago. Okay, so ako, normally, ang sagot siya, normally, pag naka-isang buwan na yan, pwede na uli yan manganak. Yes, pwede na uli siyang i-breed. Yan. Pero ako, I personally, so kailangan ko, hindi ko kagad yan binibreed sila. So naghihintay pa ako ng 2 months uli. Bakit? Kasi kailangan na maano siya, makapagpahinga at mabawi niya yung katawan niya. So ngayon, nakakabawi-bawi na siya ng katawan. Kasi may mga 2 linggo na rin since yung hiniwalay ko yung mga anak niya. Yan. So medyo nakakabawi na yung katawan niya. Ganun din tong isang to. Yan. So talagang ito, madami yung anak niya, 7. 8 yung anak niya. So ngayon nakakabawi na siya. So nalinis ko na yung kanyang enclosure. Ngayon ito naman yung project natin. Kailangan ko muna tong linisan kasi sigurado ako meron niyang mga maliliit na mga kalaban. Yan. So kailangan ko na siyang linisan at para maipikit ako rin sa iyo. So bago ito, kailangan ko muna isang takpan kasi lilinisan natin 'to eh. So ito, dahil malinis na 'yan, ang ginagawa ko diyan para mas makabawi sila ng kanilang nutrients na nawala sa kanila dahil nagpadede sila ng kanilang mga anak. Lalo na pag maraming anak. O kaya start yan. Yung marami kasi nag-i-start sa 8. Yan, marami yan. Minsan may nanganganak 13 pups, baby hamsters. So, ang binibigay ko sa kanila is malunggay. Yan. Tapos, as part of their, treat. Ang treat ko sa kanila ay ito. Yung buto ng kalabasa. Yan. So, nakakatulong yan. Oh, may langgam pa. Patay ka. Yan. So, nakakatulong din sa kanila. Paborito din nila to. Gusto nyo ng sample. Ito. Kita natin sa kanila. Oh, baby. Uy. Oh, kain ka muna. Alam ko gusto mo rin to. Sige na, bili. Sige na. Oh, yan. Diba? So, paborito yan nila. Ito rin isa, tignan natin. Nakainin niya rin ito. Oh. Ayan. So, paborito niya yan. Ito, isa pa. Oh. Ano? Ako, mag-aaway ito. Baga pupunta sa kabila, mag-aaway tayo. Dito. Ito. Yan. So, pag meron kayong kalabasa, huwag niyo pong itapon yung buto. Iyan lang, ibilad niyo lang. Tapos, pwede natin ipakain yan sa mga alaga nating hamster. Paborito nila yan. Gusto nila yan. Ito, kumain na ng langgam. So, ito. Yan. Buto ng kalabasa. So, healthy na kayo. Kumain na kayo ng kalabasa. At meron din pagkain para sa ating mga alagang hamster. Yan. Woohoo! Yan. So, ito, tinanong, lilinis natin to in 1, 2, 3. Tada! So, yan. Oh, okay, diba? Ang bilis na. Hindi ko lang naibalik yung water bottle. So, again, ang water bottle. Ang technique natin dyan, inaano natin, pinapatulo natin. Yan. So, sigurado siyang walang tulo. Okay, so ibabalik lang natin.
So, yan. So, ngayon, dahil okay na ang ating enclosure, nalinisin na natin. So, kagaya ng ginawa natin dito sa kabila, dito kay ano, sa ating isang-isang female hamster, papakainin din natin siya ng malunggay. So, guys, ito, ang paglalagay ng malunggay, depende po yan sa inyo. Depende po yan. So, pwedeng ang paglalagay ng malunggay ay bago kayo maglinis. Yan, hindi kagaya ng ginawa ko kanina. Kasi, pwede kasi na hindi kayo naka-schedule maglinis ngayon. So, pwede kayo maglagay ng ng malunggay. Para nun sa ganon, pagka tumapat na sa araw na kayo ay maglilinis, edi mas okay. Kasi, masasabay na sa paglinis yung malunggay. Pero normally, ang may iiwalan naman sa malunggay dito sa atin na nasa cage bin ay yung mga ganito. Yan. Yan. Yung mga ganito lang. Ganito yung may iiwan. Tapos mostly, ano pa to, durug-durug pa to. Yan, durug-durug pa yan. Ito, kakainin nila to eh. Yan, kakainin nila. Yung mga dahon talaga. Yan. So yun guys, bali, pag nanganak po yung hamster natin na female, hindi po natin kagad sila binibreed. Inaano pa natin sila. Hinahayaan muna natin sila na makapag-recover ng nutrients na nawala sa kanila nung nanganak sila. Kasi lima, ang lalaki kasi ang male, okay lang. Kasi sa male, titirada lang sila, tapos okay na ali. Pero ang female, hindi pa natatapos sa breeding yung kanilang trabaho. Nagpapadede pa yan sila. So, ito yung sinasabi ko guys, na alam naman natin na yung parehas female ay kailangan talaga magkahiwalay ng cage. Kasi pagka pumunta yan dyan, hinahayaan ko lang ha. So pag hinayaan lang natin yan dyan, mag-aaway at mag-aaway yan silang dalawa. Yan. So, normally, pagka nagpang-abot yan sila, yan, pagka ganyan, mag-aaway yan. So, automatic, ang ginagawa ko kagad dyan, pag nag-away sila, hindi ko agad-agad hinahawakan para para awatin yung dalawa kasi pwedeng makagat ka din. So, ang ginagawa ko, wag na natin hintayin na mag-away sila. Yan. So, hindi, natitempo ko eh. Gusto ko kasi ipakita sa inyo na hindi talaga pwedeng pagsamahin yung dalawang female hamster. Kasi yung isa sa mga nagtanong sa atin, kung pwede daw bang pagsamahin yung mga hamsters, sabi ko hindi pwede kasi mag-aaway at mag-aaway sila. Unless kung puro lalaki. Yan. So, pwede magkasama ang, so yan, nag-i-start na sila mag-aaway. Yan. So, dahil ito, teritoryo to ng ating orange, hinahabol niya ngayon to. Yan, hinahabol niya yan. So, ngayon, ito, pag inilagay natin dito sa cage niya at inilagay natin tong banded orange natin, aawayin niya yan. Tapos, isa sa mga palatandaan na kanilang teritoryo yan is nagpapahid sila ng kanilang odor piba yon, yung may amoy na wiwi nila. Palatandaan na kanila yon, kanila tong teritory nila, enclosure. So yan, pinapahid niya yung kwitan niya dito sa ayan, markings siya, yan. Markings yung ginagawa niya. Ibig sabihin, kanya tong enclosure na to. So dapat hindi pwede ang teritory dito, hindi pwede ang ibang hindi taga rito kasi nagma-marking siya. So, yung mga ganyan na akala mo naglalaro-laro lang sila pero nag-uumpisa na yan silang mag-away. Yan. Yan na po yung umpisa. So, pag nagkapag-markings na yan, dyan na yan sila nag-i-establish ng kanilang pagiging dominante. Yan. So, yan, nagpapahid siya ng kanyang markings. So, sunod niyan, dahil nakapag-markings na siya, mag-aaway na ngayon sila. Yan. So, yan yung iniiwasan natin na mangyari. Kasi kung hahayaan lang natin ang dalawang female hamster sa loob ng isang cage, talagang magpapatayan yung dalawang yan. Matira matibay, kumbaga. Yun yung natin. Yun yung kinayaan natin. Okay, kaya ko to. Yun yung iniiwasan natin. Kayo naman. Yan. So, tatanggalin ko na ang ating female kasi baka kayo pa'y mag-away. Yan.
So guys, yun yung sagot ko dun sa tanong. Pwede nating i-breed uli yung mga female hamsters natin after 1 month ng pagkapanganak nila. Yan, pwede po. Pero, with keeper's discretion na lang. Kasi ako, mas gusto ko pala na nakakapagpahinga yung female hamster. Tapos, yung mga anak nila, pag naka 1.5 month na, kailangan na natin silang i-separate. Yan. O 1 month, one month and 1 week, or 1 month and 2 weeks, isi-separate na natin yung mga anak nila. Kasi, kailangan hindi maabutan ng sexual maturation ng mga male, kasi ibibreed nila yung nanay nila or yung mga kapatid nila. So, sineseparate na natin yan sila. So, habang nakaseparate yung mga magkakapatid, yung mga female hamster natin, yung mga mothers, sila naman ay i-care natin o aalagaan naman natin sila ngayon. So, yun po. Ang pag-aalaga natin sa kanila, yung nga, lilinisin natin yung water bottle nila, ayusin natin yung bearings nila, tapos yung pagkain, pupunoy natin sila sa pagkain. Lalong-lalo na pag-green. So, mas gusto nila yan. At doon naman sa mga baby hamsters, bali, idagdag ko na lang din dito, ano? Punta tayo doon sa mga baby hamsters kung paano natin sila pinagsasama-sama. At ano yung mga gagawin natin sa mga 1 month and 1 week old na mga baby hamsters. Okay, so let's go in count of 3. 1, 2, 3. Tadaan! Okay, so ito na yung ating limang mga baby hamsters na kasama nung nanay nila na kanina kasama natin. So ngayon, maiba tayo. O sige, para maiba na din. So ito po yung nanay nila. Yan. Okay? So tinan nyo po, yung nanay nila nakabawi-bawi na ng mukha na ngang buntis uli eh. Pero hindi pa yan buntis kasi naka-quarantine siya. So yan, nakabawi na siya ng kanyang nakabawi na siya sa kanyang nutrients. Kahit pa paano, tumaba-taba na siya ng konti. Yan. So, tuloy-tuloy po yan na kailangan makabawi siya ng kanyang nutrients para tumaba-taba. So, ito yung kanyang mga anak na ngayon ay mga hamsters na talaga. Yan. So, ngayon, dito sa ito ay 1 month and 1 week old. Yan. So, ngayon, okay pa yan. Hindi pa sila nag-away-away. Kung magkagatan man, laro lang yan sa kanila. Laro lang. So, okay pa silang magkakasama. Pero, hanggat maliliit pa sila lang yan. Hanggang hanggang, kaya ko na naman. Hanggang 2 months old lang sila pwede magkakasama. Kasi, yung mga female natin, mag-i-start na yan silang maging territorial. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, dahil, again, ang sinasabi ko, 1 month and a half, madidistinguish na natin yung gender ng ating mga alagang baby hamsters. Yan. So, ngayon pala, nakikita ko na kagad kung sino dito yung mga potential males at kung sino yung mga potential females. Yan. So, ito, kagaya nito, yan, ito. I have the impression na ito ay male. Yan, may pagka-male siya sa papaanong paraan. Kasi una, dahil male siya, ito, may excess fur. Yan, may excess fur siya dito sa likuran niya. So, ito lang yung unang-una natin makikita kagad dyan. Yung excess fur. Yan, to. Yan. So, pag ito humaba, tignan natin, hintayin natin yung 1 linggo pa. Yan, makikita na natin na hahaba yan. Pag humaba yan, confirm that's male. Yan. Tapos, tingin pa tayo ng iba. Ah, ito. Ito naman ay isang... Wait lang. Ito. Tingnan natin ito. Yan. Ito ay... hindi ko pa masabi. Mukhang male din. So, hindi pa natin siya ma-distinguish sila kasi magkakamukha pa talaga sila at yung mga balahibo nila pare-parehas. So, iintayin natin yung mag 1 month and a half sila. 1 month and a half. Yan. So, 1 month and a half, pwede pa sila magkakasama. Pero pag umabot na ng 2 months, itong mga to, yung lalong-lalo na yung mga female, kailangan na silang ihiwalay sa grupo. Yes, kasi nag-uumpisa na yan silang maging territorial o magiging dominante. Yan.
So, yun yung iniiwasan natin. Since ito yung mga bata pa naman sila, so pwede pa sila nating pagsama-samahin. Yan. Ngayon po, sa nagtatanong, Sir, Kuya, pwede po bang hahayaan ko na lang yung male hamster ko kasama ng aking pregnant female hamster? Okay? Kung ang sinasabi po ninyo ay Syrian hamster, teddy bear hamster, or golden hamster pa yan, kahit paano pong bait niyan sa isa't isa, kahit anong observation na hindi sila nag-aaway, basta pag malapit na manganak yung female, dapat siya nalang mag-isa. Yes, hindi pwedeng manganak ang female hamster na Syrian hamster na may kasamang ibang hamster. It's either papatayin niya yung mga nag-aaligid-aligid, yung mga present na hamster, or yung kanya mga baby mismo. So yun po. So yun yung iniiwasan natin. Again, so ganun po. Bali pagka nag 1 month and 1 week na ang ating mga baby hamsters, pwede na natin silang i-separate sa kanilang nanay. Yeah. Tapos yung nanay nila, inaalagaan natin, pinapakain natin para sa ganun makabalik yung kanyang nutrients para magkaroon siya ng magandang pangangatawan uli, magiging mataba uli, magiging botsyog uli at ready na naman po siya sa another breeding. Yan. So, ito po sila. Bali, may mga kaibigan ako na nakita sila lately. So, nahingi na sila sa akin. So, lahat sila. So, ganun lang po. Tayo'y keeper at the same time, tumutulong din sa iba. So, itong mga to, siguro mag-iiwan ko na lang ito, itong pinakamalaki. Male siya, kamukha siya ni Elias. Kasi si Elias, yung kagaya sa isang vlog natin na may sakit siya, tapos ginagamot natin, yun, nagre-recover naman. Pero mas maganda na merong may iwan na kagaya niya. Ito, ganito si Elias nung bata pa. Yan. Actually, mas maliit pa si Elias nung kinuha ko siya, nung binili ko. Ganyan, mas maliit pa dyan. Yan. So, dito sa stage na to, dagdag ko na lang din, dito na natin sila pwedeng start i-pet. So, again po, hindi natin sila pwedeng i-grab lang na hawakan na ganon. Kasi mga bata pa yung mga yan, maiilap pa yan. Hindi pa nila alam yung nangyayari sa mundo. So, tatalon yan. So, yun yung mas delikado. Ang ginagawa natin dyan, pagka ganitong mga maliliit pa, hinahawakan ko siya sa batok. Normal, hindi naman batok talaga, sa taas ng shoulder niya. Yan, tapos, iyaano ko na yan siya. Ipipet ko. Yan, tinan mo, tatalon yan. O, diba? Yan. Yan, ganun lang. Yan. So, hanggang sa masanay siya, natatakot siyang tumalon. Oh, bili. Yan. 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 Asa ka naman. Tara dito. Bili. Tara, bili. Tara, bili. Tara, bili. Tara, bili. Yan. So. Ay. Magkatatalon. Yan. So, ito po. Ganito po yung magpet sa kanila. So, paulit-ulit lang po yun. Ikukulong lang natin sila dito. Tapos, ha, ipipet natin. Mga 2 hours every day. Yan. So, pwede naman yan. Yan. So, babalikan natin sila, i-update natin kayo pag nag 1 month and a half. Yan. So, pwede na natin silang sa 15, March 15, i-update natin. So, maku-confirm ko na kung sino dyan yung male at sino yung female. So, with that po, dito ko muna pupuputulin ang ating update, ang ating sharing video na sa ating mga alagang hamsters. At muli, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, sabayan niyo po uli tayo sa susunod nating kabanata. Hanggang sa muli, paalam!